joga na minha cara e faz pop, 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 pop. Magpainit muna ng kawali kasi magta-toast muna ako ng sesame seeds for garnish. Pag nag-toast ka ng sesame seeds, mas lumalabas yung nutty aroma niya. Mas masarap yun pag kinain. Hintayin ko lang mag-golden yung color niya kasi pag sobrang na-toast yung sesame seeds, hindi na masarap yung lasa nun. Lasang sunog na yun. Iseset aside ko muna ito. Hiwain ko muna yung saging into 2 parts. Yung iba kasi nakikita ko into 4 parts. Eh, parang sobrang liit naman yata nun. Matapos kong hiwain ang saging na sabay, pinalit ko na siya sa lumpia wrapper. Then, ang ginamit kong pampadikit ay yung tinatawag na slurry or mixture ng flour and water. Magpainit muna ng mantika. Tapos isa-isahing iprito yung turon. Baliktarin isa-isa para hindi masunog. Kapag crispy and golden brown na yung color niya, isa-set aside ko muna ito. Then papatuluin or i-drain ko muna yung mantika sa paper towel. For the caramel sauce naman, magtutunaw lang ako ng brown sugar in medium heat and pwedeng mag-add ng banana flavoring, cinnamon or rum. Eh, since wala nga akong ganun, kung ano lang yun nandito sa bahay, yun lang ginamit ko. Ayan, medyo nagme-melt na yung sugar. So, hintayin lang ma-dissolve yung sugar. Siguro, aabuto ng mga 5 minutes. Pag na-dissolve na yung sugar, pwede nang i-add yung butter, tapos tunawin lang and then stir well para mag-combine yung flavor ng dalawa until maging thick na yung sauce. Tapos ilagay na ulit yung fried turon and then haluin lang maigi para ma-coat ng caramel syrup yung turon. And last, i-sprinkle lang yung toasted sesame seeds. Ang lasa. Sarap. 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 Yummy. More! Blow! 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 Wow, yummy! Stay safe and don't forget to